Hello mga boss, welcome muli sa aking channel. Share ulit ako sa inyo ng isang video kasi nagkaroon tayo ng kaunting problema. Kaunting problema lang naman dito sa pag-aalaga natin ng baboy. Ayan. Tulad nung nauna ng mga video, nag-alaga tayo ng baboy sa natural na pamamaraan, yung tinatawag nilang babuyang walang amoy. Ayan. Yung hindi mo na kailangan paliguan, hindi mo na rin kailangan takutin yung kanyang mga dumi. Ayan. Yun, kaunti lang yung nagiging trabaho natin dito sa pag-aalaga ng gatong pamamaraan, yung babuyang walang amoy. Kasi hindi na nga siya pinapaliguan. Ang trabaho na lang natin ay yung pagpapakain. Yun, yung tubig naman niya, ito niyo yun, yung tubig naman niya ay ano na din, automatic na din. Pupunta na lang sila doon para uminom. Ngayon, ang problema natin, yung naging problema nga natin yung pagpapakain. Kasi, minsan, may pagkakataon kung maalis tayo. O, minsan, tinatanghali tayo ng gising. Oh my God! Kailangan natin siyang pakainin. Pinapakain kasi natin ito ng 3 beses sa isang araw. Sa umaga, sa tanghali, at sa hapon. Sa umaga, mga alas 6 o 6:30 hanggang 6:30. Yung hindi pa mainit, kailangan napakain na natin. Yung minsan tinatanghali tayo ng gising, lalo na gabi na tayo nakatulog. Yan. Yun ang yung maliit na problema natin. Yun ang yung maliit na problema natin. Sa pag-search ko sa YouTube, may nakita tayo at gusto natin gayahin yon. Yung tinatawag nilang automatic pig feeder. Madali lang naman siyang gawin, kaya susubukan natin kung magiging epektibo sa pag-aalaga natin itong baboy. Yung ganito kasi laki, dapat i-ad libitum na siya. Yung pag sinabing ad libitum, yung kwantusawa na yung pagkain nila, hindi na siya papakainin ng umaga, tanghali, hapon. Basta bigay lang sa kanya ng bigay hanggang sa mabusog sila. Sila naman, pag nabusog na, tumitigil din sila sa kapagkain. Yun. Samahan nyo ulit ako sa paggawa ng project na to. Sige, simulan na natin. Ito na mga boss, patapos na yung ating pakanan ng baboy. Katatapos na natin maglagay ng silan. Nilagyan natin yung bawat sulok para hindi singitan ng pagkain. Para hindi masayang yung pagkain natin. Ano?
yun, kaunti na lang, kunting kahoy na lang yung ilalagay natin. So, lalagyan lang natin ito ng harang. Tapos na tayo. Magagamit na natin yung pakain na natin. Yan mga boss, tapos na natin gawin yung ating automatic pig feeder. Ito siya, oh, pakita ko sa inyo. Yan, tapos na natin siya. Ito yung loob niya. Yan, ginamitan natin ng plastic na drum para mabilis yung pagbaba ng pagkain. Yan, lagyan din natin ng takip para kung sakali nasa loob naman siya ng dito natin siya planong ilagay. So na ito, may bubong naman siya kaya hindi siya mababasa. Ito yung pinaka loob niya. Okay, ninyo, yeah. Okay, sana maging epektibo to sa ating alagang baboy. Okay, lagyan natin siya ng takip. Yan, lagyan lang natin siya ng takip para kung sakali pag naglalaro ang baboy hindi madumihan. Yan, maingay na yung baboy ko. Yan, inamoy na nila itong pagkain. Yan, pero bago natin ilagay itong automatic pig feeder, papakainin muna natin. Kailangan mabusog muna sila kasi mag-aagaw-agawan sila dyan sa pagkain. Kaya dapat busog sila. Okay, lilinisan muna natin. Yan, yan, pinapakain na natin. Kaya na natin muna silang mabusog bago natin ilagay yung ating ginawang pakainan. Nag-aagawan pa sila kasi mga gutom na gutom pa sila eh. Tanghali pa sila kumain. Yan, habang kumakain sila, naglagay muna tayo ng kusot. Yan, bubusog na sila. Ayaw muna nating maubos yung pagkain nila doon. Puntahan muna natin ating manok, itong ating manukan. Kami magkain pa sila. Ayan, mga nagpapahinga. Ang ating manok. Sarap buhay kayo, ha. Kain, tulog lang kayo. Mamaya natin dadagdagan yung pagkain, masyado pang maaga. Ma, tatamad nyo, ha. Tamad ng tatlong to, oh. No, kumusta kayo?
Oh, hindi niyo pa pinapansin yung pakainan niyo, ha? Na. Yo, may nakatuklas ng isa. Yun, nagagawa na sila. Yan, okay na mga boss. Nakabitan natin yung ating pakainan. Okay. Okay naman siya. Wala akong nakikita yung problema. At nakakain na sila, natutukwas na nila. Yung iba, nagsaside pa dito. Okay. Ayos yung project na nagawa natin para sa ating babuyan. Kaya ngayon, ilagyan na natin siya ng laman. Halos kalahati na. Sapat na yun siguro, hindi para hindi na maubusan hanggang umaga. Okay. Ayos ng problema natin. Kahit medyo tanghali tayo sa pagising, walang problema kasi hindi sila magugutom. Kasi kakain sila ng kakain. Okay. Hanggang sa muli sa susunod na video. Pero huwag niyo kakalimutan mag-like at subscribe. Okay, hanggang sa muli. Salamat!